I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. I would like to have an opening statement also, sir. Yes, go ahead, sir, go ahead. The Chairman, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, fellow guests, good morning. With the indulgence of this esteemed committee, please allow me to read a short statement conveying our support to this hearing, but our apprehension on one of the resource persons, Mr. Jonathan Morales. On April 9, 2024, I received a letter dated April 7, 2024, from Mr. Jonathan A. Morales pertaining to alleged classified documents which Morales claimed he initiated but were eventually left in his former office, the PIDEA Intelligence and Investigation Service, upon his dismissal from PIDEA. With his letter, PIDEA conducted an investigation on the matter. Based on our investigation, the PIDEA and this Honorable Senate Committee cannot expect any genuineness from Mr. Morales on the following reasons. On the screen is his PIDEA personal data sheet in the custody of PIDEA. Morales misrepresented himself when he applied with PIDEA in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by PIDEA should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of 3 years, Morales got suspended from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rolls on August 28, 2008. In 2009, Mr. Morales was hired as an Investigation Agent 1 in PIDEA. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his assignments. The PIDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil service examinations. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before RTC of Quezon City Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2013. He was charged by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violations of Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165. Bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony with criminal case number before the Municipal Trial Court in Cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending. This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry, but simply to aid the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Morales. Last April 16, 2024, I sent a letter to the Honorable Chairman of this committee, stating therein that all the allegations of Mr. Morales in his letter are fabricated and have no basis. We submit to the Honorable Committee in the interest of upholding the truth.
Thank you, sir. Oh, malinaw yun, guys, ha? Thank you, sir. Before Jonathan Morales. Yes, sir, Your Honor. Yung lahat ng sinabi kayo na ni General Moro Lasso na mga records mo, totoo yun? Your Honor, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PDEA, na drop ako, I complied dun sa recruitment committee during no interview sa PDEA, and i-present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na hiningi sa akin na, anong masasabi mo rito. Nag-comply naman po ako dun sa recruitment committee noon bago ako na-appoint sa PDEA. And doon po doon sa sinasabi niya mga cases. Anong compliance mo doon? Bali, nag-submit po ako doon sa doon ng PDS at naka-state po roon na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. During your recruitment? Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po ko mo na drop from rolls ka, wala ka ng barka na dun sa pagpasok sa any government agency. Drop pa lang po yun, hindi po yung Kaya nung time na yon, nung tinanggap po ako sa PDEA at bineripay naman po ito ng PDEA, yun po yun, kasi nag-comply po ako dun sa recruitment process . Ngayon po, yung sinasabi ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us, hindi lang po ako kasi yung extortion dun sa kaso ni Mark Tan, yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po ay na-exonerate kami. Doon sa, for the record, Your Honor, exonerated po kami doon sa ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. And yung pinaila naman ng PDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kaya nandito po, kasama natin dito sa bulwagang ito, yung complainant, si Attorney Del Valle. At siya yung nag-present doon sa ni-represent po niya yung PDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso. Dahil nung ma-dismiss ako, nung matanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PDEA NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa IIS. Yung mga dokumento, hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa ma-dismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PDEA, bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga kinakain, mga ibinato nilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po, nagtataka lang po ako, sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po, nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako nadamay po ako dito sa dokumentong pinresenta ng isang vlogger na si Maharlika. Hindi, nananahimik po ako Ang ano ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video.
Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumento ito ang dahilan ay para lamang hiyain yung PDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking ano, bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho, na ipinipresentar ko sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung ano, mga involved. Sino mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng ano, kasi ayoko pong sa akin magmula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magmula yung identification. At yung mga nandun litrato, limang litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung ano. Ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto Sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bongit. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigator. Maliban dito, sino pa ang manakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya eh, ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya ano, na i-reveal sa akin yung ano, iniingatan niya rin. May mga iba pong na mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, no, kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po, no, kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap ni na. So, sino yun? May kasama mo? Makikita po yun doon sa ano. Kaya nga ang ano ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall. Kasi sa dami na po, hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PDEA. Meron po dyan na wala ng Arbalite. Ng M4, ano? Isa ang involved, isang regional director. Meron ako na investigahan dyan. Isang director din ng legal logistics management service. Nakasuhan din po yun, natanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa na investigahan ko rin po yun. Hindi lang po isang kaso na ang naimbestiga ko siya, pati ho yung mga drug company, na kilalang drug company, na hawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po, ano, no, hindi po yun na, ano, no, na usual yung, ano, no, kumbaga sa ano, yung mga kinukunan ko ng statement dyan na ano, hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko matatandaan kasi kinakailangan ko i-ano yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yun na nagkakalat niya sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report, at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, nandyan ngayon, so denied mo yan na hindi yan dokumento ng PDEA? Yes, Your Honor. Your Honor? Yes. Ganito, sir. Your Honor, ano, ako naiintindihan ko si Gerald Lasso eh.
Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, eh yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang ano, no, hinahawakan posisyon sa PIDEA. Sa akin, wala pong ano, no. Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito eh sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan lang po ba tayo, Your Honor, dito sa mga information na nalathala doon sa publiko? Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko eh, papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility? Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro it's unfair din to accuse General Laso dahil he was not the director at that time. Sino bang director nung time na yon? No, sir, Your Honor, ano, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Laso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po, pwede naman po siya mag-utosin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo ng confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga, ito, kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito, nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun okay. Eh. Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun ang ating gustong malaman kung talaga totoo eh. You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor, ako yung, ano, yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, no, pinapunta ng opisina at pinag-execute ng abidabit. Bakit? Para lang i-repute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ni Maricel Soriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng apinabit yung mga tao na yun? Hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisaan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Eh, yung mga kasamahan niya noon na andyan pa ngayon sa PIDEA ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila funersa. Pwede pa upuin natin dito. Popoy natin. Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin, Sergeant Adams. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed.
Special Orders Number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales 0058519 PNP SPD Southern Police District as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinubmit sa PDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yun, hindi po siya i-accept sa PDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, hindi po ako, wala pa ako sa PDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami nahawak. How can he deny? Magaling si Morales. So ito po yung, yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, unang-una, ayan. Ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman. Ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako? Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali, hindi po natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap, kaya nga po... So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam, kasi nga, ang may problema po dyan is doon sa recruitment ng PDEA, dahil nga ako po, nag-comply ako doon sa hinihingi ng PDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, ayaw ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective here. Kung ikaw PO1, nalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yan? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, darisip ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na... Hindi mo alam na dismiss ka na pala sa servisyo. Ako ha? Forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PO1 ka, may lumabas na order na dismiss ka. Posible naman. Hindi mo alam. Hindi niya alam. Grabe. Tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes, sir. Wala akong, Your Honor, nung nag-apply ako sa PDEA at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance eh. Nakapag-clearance po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako doon sa ipinakikita ni Director General Lasso. Itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you. Dahil nga, gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is... malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila, hindi totoo, sabi mo totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yun. Totoo po. At kung ito ay totoo, may sinabi ang PDEA, sir, this is not in your promise, sabi mo, nasa... Yes, Your Honor. Certification. Sir, yung permis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014.
So yung kaso mo, ito, yung Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Formis, wala pa yan noon. Opo, hindi ano yan eh. Yung sinasabi lang formis, yung ano, wala na ho ako dun eh. Yung okay. Kung ano na yan, kagaya niyan. Your Honor. Yes, sir. Wait. Totoo, wala pong formis pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operation Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring ganun sa opisina nila nung panahon na yun. Sino yung apat? Take your seat. Thank you, sorry sir, correction. Walo po pala sila. Walo. Walo. Nako, Morales, lagot ka ngayon. Yung mga bagong kuan, yung walo, take out kayo. Mga kababayan, importante ito. Kumsik. Nakataya dito ang pangalan. May we request the new guest to please stand up and raise your right hand. Importante po to. Yung iba po, ma'am. Ito si Morales, halatang nagsisinungaling. Sama-sama na rin po. Nako, Morales, ang dami mong kaso. Parating pa lang, sige. Ang galing mo magsalita. Upo na lang, sir. Wow. Ay, patayo muna, sir, sorry. Dapat para kasi palukaluka, ma'am. Please raise your right hand. Ma'ano? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Please take your seats. Kayong apat, yes. Walo. So kayong apat muna. Wala pa yung apat dito. Kilala nyo si former PDI agent Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? So, according to your director, nag-execute kayo yung affidavit na walang nangyaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yun? Jonathan Morales, kilala mo itong apat na PDI agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun nung kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung dalawa pang ahenting kasama ko, inireklamo namin yung irregularidad dati sa PIDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PIDEA. Kapag ka ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PIDEA. Magiging sibilyang ka. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan ito, mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan eh. Mr. Morales, naranasan ko po yan. Okay, sige. Marcos ngayon. Kayong apat, nandun kayo nung araw na yun, yung 12? Wala. So, how can you testify na wala palang kayo nun? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako that day. Wala ka doon? Ikaw? Wala ka doon? Po, sir. Wala doon. Ikaw? Walang nangyaring ganun. Ikaw? Wala ka? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless, ang tanong ko kung nandun kayo, you hindi. You were wala. Not in the office at on oh, the so you were not days. There? Yes, sir. So how can you testify na walang nangyaring ganun? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PIDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking
possibly before April 10, baka April 9. Pero, ay, March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is, ay, 11. Saturday, March 11, which is a Saturday, Sunday. Pero, yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yung totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yun, na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So, what do you mean by alam na buong compound? Sinong mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan? Your Honor, yung representation ng ano no, yung kung isasabihin ng ano no ng mga kasama ko na apat sila, yung buong compound ano. Kumbaga sa ano no, yung sinasabi nila ngayon no, inconsistent po, Your Honor, ano. Kasi hey, ganito na lang, ganito, mag-identify ka kung sino yung matagal mo itong kilala eh, mga kasama mo. Mag-identify ka. Your Honor, sinong nandoon? Doon sa sworn statements, doon sa kinuha kong sworn statement, na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as yung sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, meron, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, in this particular instance, ma-remember mo kung sinong agent kaharap mo na... Your Honor, sa tagal po ng panahon, humigit ko po lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag dumating ang informant, yun po yung ini-entertain po namin yan. Kung kinakailangan trabaho o kung ano, ganun po yung sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon. Kung sila ay naandito ngayon sa harapan. Dahil nga sa impluwensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa akin. Unfair din dito sa apat na ito ha, dahil yung impression mo yung personal mo lang yun. Okay. Unfair din sa kanila kung sabihin mo na napilitan silang nag-execute ng affidavit, na yung affidavit naman nila is regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yaman ang sa atin, di ba? Magkakuhan ka ng affidavit mo, yung alam mo lang na totoo. So yun, wag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jury sila ng director. Alam natin yan, pwede silang i-influence, pero ito naman sila, may sariling decision din eh. May sariling decision. Kahit na influence ako ng Chief NP ko, kung pagdating dyan sa affidavit, that might cost my, di ba, myself. So, kailangan din maniguro ako. So, yun lang. Ikaw, ini-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Yes, Your Honor. Okay. Yes, Your Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. May mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan, nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po. Sige, continue. Later on po, nung bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya,
nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yun, sinabi po niya na wag nyo nang tuloy kasi merong utos sa taas, sa Malacanang. Sinong nag-utos? May binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa-ano sa kanya. Kumusik, take note. You invite in the next hearing, former Executive Secretary Ochoa. Paquito Ochoa. Tapos? Yun po, yun, Your Honor. Kaya, yung hindi pagkakatuloy nung operation na yun, hindi ko naman po, wala po sa control ko eh. Pag sinabi po ng DDGO na hindi pwede, hindi pwede. Hindi lang po isang beses nangyari sa amin yun. Kilala mo ba si the late Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan? Kilala mo? Opo, siya po yung Deputy Director General for Operation namin, Asik Gadapan. Yeah, wow, hindi siya makasagot ngayon dahil patay na siya, di ba? Pumanaw na siya. Hindi ko po... Sa sakit na kanser. Dito na lang, in his memory, alam kong kilala ko yung tao na yun, na very straight yun, matino na tao yun. Dahil classmate ko yun sa PMA. Sorry, at naging 87. In his memory, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na si late Kaloy Gadapan, siya po yung pinakaunang bumangga sa sindikato sa Usami City na Kuratong Baliling. Si Kanlutinan pa kami noon, siya ang unang nakapatay sa isang paruhinog. Yung kapatid ng mga, yung mga pinaka-leader ng Kuratong Baliling. Nung napatay niya yung isang kapatid na paruhinog, siya ang isto ng province ng Misamis Occidental PPO. Siya ang intelligence officer. Inoperate nila, napatay nila yung isang paruhinog. And after that, yung buong team niya sa intelligence section ng Misamis Occidental PPO, isa-isang pinatay ng Kuratong Baliling. Walo sila, nag-operate noon, pagpatay doon sa kapatid ni Paruhinog, dandahang pinatay hanggang naubos yung tauhan niya na pito. Siya na lang ang naiwan. Kaya siya inilipat ng PNP or ng Philippine Constabulary dito sa Camp Crame para i-secure yung kanyang buhay dahil papatayin at papatayin siya ng Kuratong Baliling. And I don't think my late classmate, kung talagang may ground siya na dapat panindigan niya yun. Ilalaban niya yun. Depende na lang kung talagang mabigat ang pressure manggagaling sa taas, ay baka pwede magbago siya. Pero alam ko, yung integrity ng tao na yun, nasa langit na siya ngayon, pasensya na kayo. Umahanga ako doon sa classmate ko na yun dahil magaling yun, matino yun na tao. Namatay na lang siya, kaya hindi siya makasagot ngayon dito sa... Pero, sinabi mo, may pressure galing from... Allegedly po, yun po yung sabi niya, no? Sabi niya, huwag yun lang ipilit at ni IES yan. IES Ochoa. Okay. Then, after that? Wala na po, hindi na, natuloy yung operation. Pero... Yun pong sort statement, yung deposition of witness na kinuha ko, kasi preparation po yan eh. Based dun sa declaration po ng confidential informant, nakita ko maganda yung trabaho, malaki yung trabaho. At yung ang instruction ko pa nga sana dun sa confidential informant, kung natuloy, pinakukuha ko sana siya ng sample para i-submit yung sample na yun sa laboratory service. Para pagka ho nag-apply ako ng search warrant, ito na po yung magiging namin, merong probable cause, magkakaroon ng probable cause yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yun po yung ngayon, itong mga dokumento na ito, iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder, naka-cover sheet po yun na kulay blue. Ang laman po noon, yung source statement, yung mga litrato na computer printout na galing sa cellphone niya na ibinigay sa akin. Yun po yun. Plus, so, ganito. Opo. Tayo sa serbisyo, meron tayo minsang practice
although hindi ito sanction na practice. Minsan kasi, pag na-relieve yung investigator sa isang post, may lipat siya, matransfer. Minsan, dala-dala niya yung papel niya eh. Mayroong ginagawa yan. In your case, hindi mo bit-bit-bit-bit yung papel na yun. Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin ako hearing. Wala po talaga dahil nga kaya nga ako na-demanda ng kinasuhan ng PIDEA ng 91 at saka 92 dahil doon dyan. Okay, so just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi no. Po. Kaya nga po sabi ko, dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko siyang idemanda. Kasi nga, gayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit 10 taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga noon nung makita ko. Kaya, ang ano ko doon sa, ano ko, sa pamilya ko na ano, ang pasya po namin, mag-anak, ipaalam sa PIDEA, ito po yung sulat, oh. Sinulat ako po si Gerald Lasso. Bakit po susulatan si Gerald Lasso? Parnes, a copy to my office. Yes, sir. Susunat mo kay General Lasso. Pati po yung office of the president. Ang problema lang, ito ha, late lang namin natanggap, late lang dumating sa aking attention dahil nga naka-break ang Senado nung time na yan. So, totoo yan, I confirm, nakarating yan sa opisina ko, pero late lang nabigyan ng attention dahil naka-break ang buong Senado at that time. So, General Lasso, sir. Your Honor. Yeah, may rules siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan. At kung narinig ko yung sinabi rin ni Maharlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng PIDEA. So in that case, kung maging totoo man yun, you are treading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas talaga, kung tutusin, ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung totoo na meron, ha? Kung totoo meron. So, ikaw, dinideny mo na wala talaga? Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PIDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon eh, who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay kinumpay, as sinabi niya kanina, kinumpay niya in a folder with the confidential na cover sheet, hindi po yan po pwedeng dumiretso kaagad sa Deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya. Because at that time, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yon, si Director Francia. Nasaan si Francia? Is it the back, sir? Puka. Na ito, sir, dapat yung chain of custody ng documents na yon. From him to his team leader, from the team leader to, at the time, it was Director La Chica, then it reaches the DDGO. So ang daming pagpapasahan, sir, ng papel. Bakit nawawala? Eh talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So kayong sinasabi niyo, sir, na delikado kapag may nagli-leak na ganyan. Tut siguradong-sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Yan, gawa-gawa mo kasi Morales eh. Your Honor. Hirap nito. Nalaya. Sige. Your Honor. Yung pong sinasabi ni Director General Lasso, no, maganda po yun. Pero nung time nung mistanin nyo ni Asik Gadapan,
Hindi po ganun. Hindi po ganun. Alam po yan ang mga kasamahan ko. Pagka sinabi niya, kayo IIS kayo. Hindi kayo dapat nag-ooperate. Hindi kayo dapat tanguhuli. Ngayon, so that time, ikaw IIS? Apo, IIS. Nasa IIS nasa ka? Nasa IIS po. Team leader mo si... Bali, ang that time, division chief ko si Director Francia. Ako po sa yung anong division? IIS po. IIS. Sa investigation po kami. Ngayon, kagaya niyan, sige po, antayin ko lang po yung sagot ni Director Francia patungkol dito. Kasi sa akin, meron din akong reservation so, patungkol dito sa kaso na to. Being your team leader, may lumapit sa iyo na deponent confidential informant, kinunan mo ng sole statement. Kinunan mo, di ba? Yes, Your Honor. Kinunan mo. Pinasubscribe mo sa fiscal? Doon po sa, ang ginagawa po namin sa Legal Prosecution Service. Legal po, yun po yung nag-administer ng oath doon po, yung mga abogado po doon po so, available. So, malala mo yung abogado na yun? Your Honor, ano po yun eh? Ang nandoon po sa dokumento. Mahirap po magsalita ng eksakto pag particular doon sa dokumento. As far as your memory serves you right, yun lang tinatanong ko. Yes, Your Honor. I'm not compelling you to make false statements, ha? Your Honor, thank you. Francia, nag-out na kayo. Yung apat na kanina na hindi pa nakapag-out, please. Take your stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Yes, sir. Thank you very much. Please take your seats po. Ulitin ko, Francia, ang purpose natin sa hearing na ito is not manira na kung sino dapat siraan. Wala tayong kinukundim dito. Wala tayong didiin na tao dito. Ang ating purpose dito is para malaman kung totoo yung mga dokumento na yon at bakit nag-leak kung totoo yon. At kung kailangan natin mag-legislate ng batas para ipenalize yung unauthorized disclosure ng mga classified documents kagaya ng papel na sinasabi niya ni Jonathan Morales na nilagyan pa daw ng cover sheet na confidential. So confidential, di ba? Unauthorized disclosure of documents security classified as confidential may bring, it may not amount to damage to national security, but it may amount to national shame, ikakahiya ng ating bansa, yung mga unauthorized disclosure of that. Yan nakalagay sa meaning ng confidential. So totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIS at the time? Your Honor, magandang hapon po, una-una. Yes. Ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating Agent Morales ay Assistant Chief ko po. Ako po yung hepe niya. So yung pagkatapos mong kinuna ng yung informant mo, Morales, pagkatapos mong kinuna ng mga pidabit, everything, pinaalam mo ba sa boss mo? Sa pagkakatanda ko po, hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng aking opisina. So alam mo na po. Kung sasabihin po niya, kung ipagtatapat niya rito sa kapulungan ito, kung nagkausap ba kami o hindi bago itong hearing na ito. Ayun po, bibigay ko po sa kanya. Hindi ko na kuha yung last na sinabi mo. Kung ipagtatapat po niya, kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media, at kung ano yung sinabi niya sa akin. Nag-usap kayo? At may sinabi ka sa kanya?
Wala po akong natatandang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako, pero hindi kami talaga ang magkausap. So hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, sir. May isa siyang kausap na nandun ka? Yes, Your Honor. We did not talk directly. Dito ha, very important dito yung ating integrity. Not only as a PDIA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung magsisinungaling tayo. Yes, remember, sir. Remember, kinabukasan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya dapat huwag tayo magsinungaling. Aside from the fact that you have taken your oath to tell only the truth and nothing but the truth. So help me God. So klaruhin natin ito. That the same goes to you, Jonathan Morales. Huh? So anong sinabi niya? Kung mayroon ka gustong sa... Ako na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po sabi ng dating... Sabi mo niya, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang nating aminin. Itinay na lang natin. Para hindi na magulo. Director na ako. Ha? Huh? Ikaw, nasa labas ka na. Oo. Oh. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun ah. Magaling magpa-edit kasi Morales. Yes, yes. May I, Your Honor. Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yun tinago. Nasabi ko po yun sa ibang mga kasamahan namin sa PDEA ngayon na may ganun. May ganun? Na, ano? Indirectly, ay parang ano yung nga nadinig ko yung ano, hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Ano? Na may nangyaring ganon na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yon. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yon, nasa telepono yon. It's your word against his word. Ako, wala kong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya ko kayo pinapasalita. Mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi kayo na totoo. But anyway, Your Honor, may I, Your Honor? Yes. Yun naman pong pag-uusap na yon, pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong niyo po sa akin nung una, naging happy ko pa, totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanongin nyo, eh, hindi nyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganung mga papel, yung ganun, yes, dapat po sana yun ang pag-usapan natin. Hindi yun nga, kaya nga nawawala tayo dito sa direksyon eh, dahil ang dami nyo ini-inject. Sige, sana yung papel na yan? Your Honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasamahan ko ngayon na hanggang ngayon ay nasa PDEA po, matay ko po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matandaang ganong papel. At wala akong matandaang mga ganong istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, go ahead. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. O, sinabi mo na, i-deny mo lang, i-deny na lang daw. Wala ano po ito? Wala po akong matandaang sinabi kong ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, kayong dalawa, under oath. Ha? Pwede kayong magsama sa kulungan doon sa baba. Kung hindi wala kayo magkaintindihan dito. Your Honor. Yes. Mr. Chairman, ano? Ang purpose naman po itong investigation natin, ano? Kung mamarapatin nyo, para magkaroon po tayo ng sapat na batas, para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po ng ano sa amin. Yes, you don't have to remind me. Nandiyan sa akin yan. I am the chairman. Kaya lang, in the interest of truth and justice, lahat ng sinasabi nyo dito ay dapat totoo. Kaya ako nga kayo tinatanong at nire-remind palagi na under oath kayo. Kaya nga, magtutulungan tayo dito. Gusto mag... You love PDEA. Diba? Yes, Your Honor. You love your country. Yes, Your Honor. Ikaw, you also love PDEA. You also love your country. Yes, sir. Oh,
So magtulungan tayo dito para maiwasan na itong ganitong leakage na mga classified documents. Yes, sir. Your Honor, since na ito po, no, ang ano ko na lang po dito, bilang alagad ng batas na lang po, parang pulis sa pulis, Your Honor, since na lumabas po ito, itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng ano no ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasi mandato ang PDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba itong mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PDEA yung kanilang tungkulin para itong mga ito ay talagang ma-exonerate din kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil mayroon silang mayroong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. So doon pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. Tama. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisa namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa ano niya, sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto niyong makita, ganun po ka tedious yung pag-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakokontra namin with documents. Siya po, puro lang buka. Tama. Verbal lang. Tama. Kaya hindi po pwedeng on his mere allegations alone. We are going to invite person. Correct. You're correct. Best, sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt dun sa 2 minutes na drug test? Sino nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result nung dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Fake news? Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? Doon sa pre-op, sa tsaka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Lasso. Tawain natin, sige. Sana si Francia. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap po daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kong natatandaan ganun, Your Honor. Meron kang... Kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor. May kausap po siya. Sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming legal and prosecution service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng ano... Well, you are under oath here. You are under oath here. Yes, Your Honor. Kung sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung... Bakit? Meron bang binabayulit mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino kasama mo? Si Mr. Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Dati din pong PDEA, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, Your Honor. Kumsik, next hearing. Invite, ano pa lang? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave? Curioso. Curioso? Yes, Your Honor. So kayong tatlo nandoon, nag-uusap?
Hindi po, Your Honor. Kausap niya po sa cellphone. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung Dave po. Katabi ni Dave? Opo. So that's it. We gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Ha? Dave? Curioso, dating PDEA agent? Hindi po. Ano lang po siya, contractual lang po dati. Contractual ng PDEA? Opo, noon po. Noon. Paano? Contractual ng PDEA yun? Kilala mo? Yes, Your Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga connection kami sa isa't isa. Okay. Kaya yun po kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Maari sa kanya, no, in good faith siya, no, sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala, meron. Kasi nga, merong itinidinay eh. May itinidinay, may usapan na itinidinay. Sandali, ha? Kung sinabihan ka na itinidinay natin, siya mismo nagsabi o yung kausap po na si Dave? Po, boses niya po yun eh. Basta deny na lang natin. Ako, deny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sinabi niya. Okay. Your Honor, at saka ako naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ako, kumbaga sa ano, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang ma-pipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipit. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Kumo ba ang nandoon ay Bongbong Marcos na presidente ngayon? Maiipit ako. Ako ang lalagay niyo sa alanganin. Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, edi pin down yan? Eh dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas pusoy. Ayoko ko sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-culprit talaga nito kung sino nag-leak nito eh. Kaya dapat gagawa din ng batas. Napapanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this classified information, classified documents unauthorizedly. Yan ang pero anyway, parang deadlock tayo eh. PDEA, wala yung dokumento niyan. Ikaw, meron. Pero, nakikita mo talaga natin, may papel, di ba? Papel. Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Ikaw. Kaya nga po, Your Honor, kinasabi ko nga, teka muna. Sige. Di, pwede niya ma-flash dyan. Sabi niya, deny na lang namin. Huwag mo na niyo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Yung nga yung sinasabi sa akin. Plus nyo yung kwan, yung dalawang papel na yan. National Privacy Commission. Itong mga dokumento na ito, kalat naman ito sa buong social media, di ba? So, anong treatment natin dito sa ganitong mga papel? Can you advise us, please? Good afternoon, Mr. Chair. May I give an opening statement, sir? Yes, go ahead. Just make it brief and concise. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. So, Your Honor,
Thank you again, Your Honorable Chairperson, for inviting the National Privacy Commission to this hearing. On behalf of the Commission, we reiterate our full support of this investigation on the alleged PIDEA leaks. These leaks of the supposed PIDEA documents raise serious concern on data privacy, potentially compromising sensitive personal data. It underscores the importance of the adherence of persons to data privacy laws, or rather the Data Privacy Act, and the implementation of appropriate and reasonable security measures to protect these data. And also the importance of conducting investigations to hold the persons responsible for unauthorized disclosures to be held accountable. That said, Your Honor, the Commission will submit its position paper, Your Honor, within the week. Now, as to anong kaso na yes, sir. Nilalabog nila? Anong batas nilalabog nila? With this, sir, based on what is shown on the screen, sir, this can be considered as sensitive personal information, which is this relates to information involved in an investigation. And under the Data Privacy Act, this is considered as special sensitive personal information. And the disclosure of this may result into prosecution for unauthorized disclosure. But also, Honorable Chair, this can also be penalized under unauthorized processing, especially to the person who actually leaked the data. Or whoever else, not only the person who leaked it, but the continuous sharing, let's say an ordinary person who would use the picture and spread it across social media can also be potentially prosecuted for that violation. So meaning makakasuhan din si Marlica nito? Siya man nagpalabas ito sa media? It may be, Your Honor, the case, depending on the circumstances, Your Honor. Ang dami ng madadamay dito sa kaso na ito. Dapat lang, kulong nyo yan si Marlene. Anyway, pwede ba yung ito isa pre-operation report. Yung isa authority to operate. Tanungin ko lang yung PDA. Buhay pa ba itong Mazda 3 na black? Saan yung plate number niyan? Your Honor. Kotse ko po yan. Ah, kotse mo? Ako na po mag-guide sa inyo. Yan po yung yan po yan, ano, yung telepono number ko po yan, Sun Cellular po yan. Okay. Itong Toyota Vios, kanino sakyan yan? Sino makasagot? Sir. No. Yes, sir. Yung Mazda ay Morales yan. Morales. Yung Avanza kay Director Francia. Francia. Yung Crosswind sa PDEA. Yung Toyota Vios, sir, hindi namin alam. Hindi property ng PDEA yan. Okay. Thank you, sir. So you confirm na organic vehicle ninyo itong ng PDEA, yung Isuzu Crosswind at personal ni Francia yung Avanza. Personal mo yan? Yes, Your Honor. Personal. So kung hindi ito totoo, paano lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics na mga sasakyan? May color pa, oh. Black, silver, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, ganito po yan. Doon po sa PIDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report tsaka authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Pwede po na hindi ko nabaguhin yung dating nakasulat. Minsan po dyan, madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan pwede na pong hindi ko tanggalin. So kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, meron pong format na ganyan at pwedeng dahil sa mga lumang file,
pwede pong yan po yung ilagay. So, you're alluding before this committee na ito ay pwedeng baguhin. Naka soft copy na pwedeng i-print lang. Tama. Anytime ng sinong may access nitong mga papel na ito? Pwede. Yung ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer on case na may hawak ng kaso na yan? In this case, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niya i-print anytime at i-distribute kung gusto niyo i-distribute? Correct. Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Tama. Ganun po. Good. Pero in this case, ha? Ako, basic lang, ha? Tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Oh. Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Parang fake nga eh. Bilog. Di ba may bilog? Bilog, di ba? Yan ay butas ng panser. Folder. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may panser at pinutukapi. Mm-hmm. So, meaning, ito ay lumang dokumento na kasi nakita may butas oh. Aalangan naman pati yung butas, gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha niyan, igagawa ng butas na ganyan para lalabas na authentic. Basic. Tayo lahat, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na dokumento talaga yan, na may butas, sinirox lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan, andyan. Your Honor. Basic. Your Honor, Mr. Chairman. Pwede naman palitan niya. Yan po mga dokumento na yan. Ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. No question about that. Hindi po sa AI. You've been claiming that. Walang problema. Alam ko yan. Inamin mo lang na ikaw gumawa eh. Ikaw ang pumirma. Oh. Ang akin lang, ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganung klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. I'm not sure kung kayang gawin yan. Kung ito invented lang. Invented lang ito na papel. Pwede. But anyway, since nag-claim ang PIDEA na non-existent itong papel na ito, tama, as far as their office is concerned, we are taking your word seriously here, sir, na wala ito dyan. Kasi kung nandyan ito sa opisina niyo, pangangalaga niyo, napakalaking pananagutan ng opisina niyo, dahil ito siguro nga, confidential lang nakalagay nito. Dahil yung involved na mga tao ay noon, siguro mula sa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na ang involved na mga tao ay presidente na ng Pilipinas, ay siguro top secret yan kung tutusin. Ang classification niya, kung ako mag-classify yan noon, ha? Kung ako ang mag-classify, that's top secret. Hindi yan dapat confidential lang. Yes. Your Honor, Mr. Chairman, gusto ko lang i-reiterate talaga. Pwede naman palitan na pangalan. Ako wala akong anumang hangarin na ano pa yan, pangalan. Kasi yan, wala akong mapapala dyan na masasa publiko. Kundi sabi ko nga, kabatayan ang matatamo ko dahil nga doon sa seryosong impormasyon na nakalagay dyan. At yun talaga, ikagagalit ng mga taong nandyan. Kapahamakan para sa akin po yan . Yes, as in fairness to those people, di ba? Matagal ka na investigador eh. Alam mo yan, ito'y information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag-validate mo dito, kung mag-positive man o mag-negative, kakandak ka pa ng actual operation. Pag-kandak mo ng actual operation, mag-negative ito o mag-positive. Kung mag-positive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung magpapasa ito sa piskal, ipapayal sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either makonvict man siya or
acquitted. Napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor. Ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Kaya nga po tayo, kaya po ang purpose yan, kaya magkoconduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya nga. I'm just running through the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng may isang galit sa akin na confidential informant yan, pwede ako si Bato. Mahilig yan, umupak na mga drug personalities. Tama. Pero involved yan sa drug trafficking. Ito ang information na ibigay ko sa inyo. Pwede, anybody is vulnerable to any reports. So, malayo pa ito. But the fact remains that itong papel na ito ay talagang andyan. Inamin mo nga na andyan. Pero ang PDA, deny na wala ito. Dahil wala man din talaga sa file nila. Wala naman talaga. Kahit na saan yung dadala-dala ng papel, sir? Kasi gawa-gawa, pwedeng palitan ang pangalan. Tapos pinirmahan niya. Pwede. Wala talaga. As far as they're concerned, wala talaga itong papel na ito. So, ang tanong ngayon kung sino may hawak nito at bakit na-leak. Na-leak sa labas. Nako, gawa-gawa lang yan, for sure. Pwede naman lagyan yung pangalan ni Pangulo dyan eh. Tapos pirmahan niya eh. O kung hawak niya ba naman yan, yung papel ng pidiyan yan, pwede naman... Very unfair. Very unfair sa mga tao na na-involved dito. Ha? Hindi ako I am not lawyering for anybody here. Pero you will agree with me, mahabang proseso pa ito, di ba? Tatakbo pa ito, operitan pa ito, validation, operation, kung magpositive, kasuhan. Kaya kung sino man mga tao na pangalan nakalagay dyan, yung tama nga yung National Privacy Commission na personal information yan ay dapat pangalagaan. That is why ikaw naglagay ng classification na confidential. Yes, Your Honor. Oh, that is why. Nilagyan mo yan ng cover sheet na confidential because yes, Your Honor. Napaka-sensitive nitong informasyon na ito. Hindi po yan para sa publiko. Yes, correct. Kung sino man yung tao na yan na nag-leak nito, napakalaking kasalanan niya. Ha? Napakalaking kasalanan. Dahil this is for us in the law enforcement at saka sa military, sagradong mga papel ito. These are sacred to us na hindi dapat basta-bastang i-disclose unnecessarily. Kaya nga dapat inibitahan natin yung National Security Advisor for them to explain gaano ka-importante itong mga classified documents na ito. Pero nag-absent man. Hindi mo lang nagpadala ng kahit isang representative para sana tumulong dito mag-explain anong ibig sabihin ng restricted, anong ibig sabihin ng confidential, anong ibig sabihin ng secret, anong ibig sabihin ng top secret, anong mga nakukompromise dito pag ito'y ma-disclose in an unauthorized manner at dapat na-explain ito nila ng National Security Advisor. Alam natin, tayo mga pulis, alam natin yan. Pero for purposes of public information, dapat ma-explain nila ito. So, deadlock tayo. Sino? Civil Service. Yes, ma'am. Anong kaso haharapin nung nag-disclose nito? Good afternoon, Your Honor. Yes, go ahead. Actually, yung divulging of confidential information is being penalized by two laws. We have Republic Act 6713 under Section 7,
ito yung code of conduct and ethical standards for government officials and employees, and also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3 po. So, divulging of valuable information which are in the nature of confidential information to unauthorized sources, and as well as the release of certain documents prior to its actual authorized date, these are all punishable, Your Honor, with imprisonment of not more than 10 years. So do you think those legislations are enough? Yung mga batas na yan, tama na yan, hindi natin gagawa pa ng panibagong batas para ma-emphasize natin talaga itong unauthorized disclosure of classified documents? Okay na yun? Sapat na yun o dagdagan pa natin? Sa tingin ko po, Your Honor, mukhang sapat na po siya kasi we have two laws nga na parang tumutok dito. Although may kaibahan yung dalawang batas po na yun, because under 6713, merong condition na that person should have done the disclosure to benefit somebody. Wala siyang motive na to gain something. Wala siyang motibo to gain something. Basta nilabas lang niya. Will be disposed, how they will be stored by the concerned agencies. Yes, alam mo, institutions like this, okay. PNP, Armed Forces of the Philippines, PDEA, Department of National Defense, DILG, PDEA, yes, ay andyan na yan. Existing na yan, yung mga sistema na yan na how to secure this classified documents. Andyan na yan. Pero kahit na gaano ka secure yung system, kapag the human component manning that system ay may papasok na ibang motive, magkakaroon talaga ng leakage. I tell you, kahit anong pinaka sophisticated Central Intelligence Agency, meron pa rin sila mga leakage doon. Dahil nga sa tao, the man behind the system, siya ngayon ang cause ng leak. So importante yung mga tao natin, sir, sa PDEA talaga, na masiguro natin na hindi nagli-leak. At ito, sapat na rin itong hearing na ito, na malaman ng mga government people na mayroong kaukulang kaso yung unauthorized disclosure, criminal at administrative. Yes, sa civil service, meron kayong may administrative liability yan? Yung liability po, hindi lang siya criminal liability, pati administrative liability. Correct. So, pwede po silang kasuhan kung sino man yung nag-divulge this is a grave offense under the rules on administrative cases in the civil service po, which operationalizes 6713, the penalties of 6713 po. Tama ka. Okay. Sino pa may gustong sabihin? To shed light on this leakage. Ikaw, may sabihin ka ba? Jonathan? Yun lang, sir. Yung, ang sana wag nang maulit. Yung ganyang klaseng insidente. Kasi hindi, talagang nagtataka talaga ako eh, bakit dumadating dun sa PDEA. Pati nga yung video ng CCTV lumabas eh. Mukhang may problema talaga eh, no, Your Honor. Ang CCTV ng PDEA, para makarating sa Amerika, dun sa vlogger na si Miss Maharlika, eh talagang nagtataka ako eh. Sino yung contact nito dun sa PDEA para magbigay ng copy ng video? Kasi kung titignan natin, sir, yung camera, para ma-access mo yung niyan, nakasecure yan. Bakit ganun? Parang hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency. Parang bakit ganun? Well, Kumsik, you invite Maharlika in the next hearing. Sabihin mo, no online attendance, physical presence.
Ha? Para malaman natin kung saan ang source ni Marlica nito. Di ba? Sa kanya nanggagaling eh. Yes, sir. Go ahead. Your Honor, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Eh, yung buong sequence nung pagtatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay nung buong footage ng CCTV na yun. Di ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero pinrovidean ko yung kinasuhan ko ng footage. At ang may hawak po nun ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So, yung ano na yan, yung the whole footage of the whole sequence na yun, yung video clip na yun, the whole, binigay po namin sa yung tao na most likely nag-provide kay Maharlika. So, hindi po tama yung sinasabi na may leakage manggagaling sa amin. Hindi po. Binigay ko. Pinahintulutan ko po na mabigyan yung buong footage na yun. Sino, sir? Sino yung tao na yun? Yung si Attorney Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. Kumusik, you invite Attorney Delgado. Next hearing. Your Honor, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Maliban dun sa pre-ops, saka authority to operate, at saka dun sa video, meron pang mga agency orders na pinaplas sa social media na may classification na restricted. Eh, bakit itong nag... Yun nga eh, Your Honor. Ito? Kaya nga, ang inaano natin, hindi ba natin makokontrol ito? Galing niya mag-pretend. Sir, paano? May maraming rin nagkakalat. Paano yung gawin natin dyan? Si Morales. Your Honor, I have to admit, sa bilis po ng social media ngayon, ang bilis picturan ng dokumento, di ba? As much as possible, we follow procedures on how we keep our documents. But honestly, hindi mo naman talaga mababantayan din yan. And we take precaution on how we are supposed to be handling these documents. Pero kuminsan kasi, like, issuance of orders, assigning somebody else to, you know, somebody to another area. Eh, ayaw niya. Kontra. Ayaw niyang mailipat eh. Madi-displace daw. O pipicturan. Tapos i-disseminate. O yan na. Tingnan niyo yung ano. Parang paninira lang. Di ba, sir? So, honestly. Ano, eventually, itong mga orders na ito, may lalagay naman sa bulletin board eh. But of course, yun nga, social media, ang bilis pong i-distribute. Much we would like to prevent it from being spread out that easy, eh, hindi po namin talaga makontrol kasi, yun nga, people work with their own cell phones. Tama. But, ina-exercise po natin dyan yung document security. Ah, babalik po ako kay Morales. Yes, go ahead. Ito po ay napakasinungaling na tao eh. We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang, bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we are very grateful for you inviting us here, Your Honor. Pero nandito po yung PIDEA. I'm not here to protect anybody else, but it is the agency that I come here to present to you. Tama. Na kami po ay matino at tuwid. Correct. Kontra sa mga allegations niya. Kaya ito po yung sinasabi niya na under duress sila. But hindi po natin tanungin kung talagang under duress sila. Hindi ko, wala naman, but hindi po natin tanungin sila. Di ba? Kasi para... Isa-isayin natin. Yes, sir. Director Laura Nibato. Were you under duress when you executed that affidavit? No, Your Honor. Thank you. Laila Abad. Not under duress, sir. I.B. Tolentino. I.B. Joy Tolentino. No, sir. Diana Amar. No, Your Honor. Gregorio Camua. No, Your Honor. Mark Umunes. No, Your Honor. Attorney, hindi na pala kasama. Director Martin Francia. Wala po akong affidavit na pinirmahan niyo, no? Ngayon lang po ako nagsasalita. At in fairness po sa aming Director General, napakamatuwid po niya. Sa kanya, wala siyang sinisino kung sino yung tatamaan. Pero niminsan hindi niya po kami pinilit. Wala pong ganun, Your Honor. Thank you. Thank you for that information. Ako naman, kung alam ko na that's hindi katotohanan yan, kahit sino ka pang tao na
mag-influence sa akin na mag-execute ako pinabit. Never ako talaga mag-execute dahil ginanon mo yan eh. Di ba? Under oath mo yan. Alangan naman, bibinta mo yung sarili mo. Pero yun nga lang, wala kayo nung Sabado na yun. Nung sinasabi ni Jonathan na kausap niya yung confidential informant. Yung apat, nagsabi na wala. Kayong, kayo ito, itong mga lalaki. Nandun ka nung time na yun? Wala po, Your Honor. Wala ka. Marco Moniz? Wala rin po, Your Honor. So, what would be the effect of your affidavit? Na dinay ninyo na nangyari yan doon sa loob ng PDEA. Pero wala kayo nung araw na yun. Anyway, what is important is hindi kayo in-influensya ni Director Lasso na mag-execute ng pinabit. Eh, tatanda na yung servisyo. Kaya pa kayong influensyahan. Ha? Director Bito. You want to say something? Yes, go ahead. Yes, sir. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, na as the Director of Intelligence Service, all of these confidential documents should have been under my custody. And I will tell you, sir, na wala po talaga ito, particularly yung message, yung documents na yan. Pero possibly, baka may ibang may hawak sa labas ng PDEA. Yun nga. Hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. Sinabi ng director niyo na wala. Kayo lang nagsabi na wala. Eh, wala talaga. Alangan naman magpupumilit ako na nasa inyo ito kung wala ito. Pero yun din, hindi ko rin pwedeng i-snab, hindi ko rin pwedeng i-deny na andyan yung naka-plus kanina ba? Naka-plus kanina, nandyan talaga existence nung papel na yan at saka yung gumawa, inamin na siyang gumawa. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may position, actual position yan at nag-leak doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. General Lasso is a man of courage, integrity, and loyalty siguro. Pareho kaming pinanggalingan ng PMA at hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Para matutunaw yung aming kaluluwa sa impyerno niyan kung magsinungaling ako sa aking kapwa, Premier. Ha? Pero yung nga lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung mga lumabas na papel. Andiyan man talaga, existing. Nakasulat pa nga yung inyong mga sasakyan, di ba? Sasakyan ni Francia. Andiyan lahat nakalagay. So, at saka yung gumawa mismo, nandito ngayon sa harapan natin, nagsasabi na talagang meron siyang kausap na tao na nagbigay ng impormasyon. Yun nga lang, kung nakikinig ngayon yung kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na naglapit sa'yo, kung buhay pa yun at pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Ang isa pa doon sa ano, yung sinasabi ni Director General na Lasso na sinungaling ako. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Marcel Soriano at saka yung si Presidente Marcos. Nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, nahi-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. 2016 to 2022 si Pangulong Duterte.
paano nangyari na i-deny nila Gerald Lasso na hindi nag-e-exist yung dokumento na yun? Eh samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, ipinakita sa kanya. Pinakita ng PDEA? Sino nagpakita? Your Honor, bisaya po kasi yung ano yung kanyang salita eh, nung during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni Presidente, yung patungkol dyan sa ano na yan. Kaya anyway, dapat i-re-rate ng PDEA. Yun po okay. Yung sinasabi niya. Bitong, ilang taong ka ng intelligence officer dyan? Matagal na po ako sa intelligence, sir, pero sa PDEA, sir, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence, saan ka? I was a retired general of the armed forces, sir. And Alpha Company ako, sir. Ako ang nagmamasid sa'yo nung... Ikaw pala si General... Sorry. Matanda na tayo. Yes, hindi sir. Kita na-identify kagad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes, sir. Sorry. So, one year ka pa lang... With PDEA, sir. PDEA? More than a year pa, sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2, sir. J2? Yes, sir. And ISG, sir. So, as far as your concern, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga, sir. Wala po. Gawa-gawa lang talaga yan. Good luck tayo. Pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung papel na yan dahil andyan eh. Andyan. Nakaprint. Nakikita natin. Andyan.